todo exciting ang Spy Max Movies at 9. Balita ko, alas 4 na kayo natulog kagabi. You know, I lost track until Jovi told me. Sabi ko, ba't yan ako, hanggang saan lang mainabutan ko. Sabi ko yung lunch, sabi mo alas 4 na yun. Oo, oh, sabi ko mga bandang 4 o'clock na yun. Kasi maski dun sa part na yun, eh, natiis ko pang manood dun eh. Pero inantok na talaga ako ng may coverage pa for today. Pero amin ko, alam mo nagpuwet ka, pero hindi yun na mahalata sa mata mo na puwet ka. So, ano ang naging favorite parts ninyo nung napanood? Ako, I like the speech, even if balita ko nga may iba, they didn't quite like it. But I like it because it was motivational. It was exactly what the Americans wanted to hear, especially with what they have experienced for the past few years. Ano mo tama, Hamilton? Siguro, kaya hindi ko rin na-enjoy yung speech because first of all, I'm not an American. Maraming mga sinabi kasi na, well, historical, no? Para sa Amerika, historic, no? Mm-hmm. Hindi natin alam yung history nila, so... But it was really, I think it was exactly what they needed. Tama. So I'm sure nga, may kanya-kanya tayong memorable na scenes dyan from the inaugural na nakatatak na sa mga isipan natin ngayon, lalo na kayo mga viewers kagabi. Pero here's a list na ginawa ng Gawkers na mga, sa tingin nila, ay mga tumatak talaga sa isip ng maraming mga nanood kahapon. Una dyan, yung speech nga mismo, sabi mo nga, Amelie, ano? Sabi nga kasi nung iba, nothing special. Sabi naman, nung iba, very special. Tapos nariyan din yung wow mali moment of Chief Justice John Roberts and Barack during the actual oath-taking. Oh, yeah, the awesome speech of civil rights legend Joseph Lawrie. At sinasabi nila na yun daw pinakamagandang speech kagabi. Pero sabi nila, yun din daw speech nung babaeng joint committee na nag-organize nga nito, yung kanyang opening speech ang maganda. This is Aretha Franklin. Aretha Franklin na sinasabi nila, magaling nga ba daw. Alam naman natin magaling si Aretha, pero para meron mga hindi na content. Way past her prime. That's the thing. Okay, yun na, hindi ba? No, well, siguro, feeling ko, some people expected si, more. Kaya kinuha si Aretha Franklin because she represents. Yeah, she represents during those civil rights movement. And kaya pala hindi ko nagustuhan because I was waiting for that one-liner na parang, hey, JFK, ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. I get what you mean. Yung fear, but fear something itself, that we could repeat again and again. Yeah, I know. So, yun lang yung hinahanap ko, Jovi. So, si Barack parang walang isang quotable quote na natatatak talaga. Tama. Well, sa Pilipinas meron, pero mamaya natin pag-uusapan. So, maraming nanonood ng event ito sa television or sa TV, sa cable, karamihan sa atin, ano? Pero meron din ang mga nanonood sa internet, sabi mo nga sa report, sa opening natin kanina, na nagkaroon ng sobrang traffic sa internet kahapon. Base sa survey ng Business of Online Video Site, ang pinakamaayos na live streaming coverage ay yung sa CBS. Ang pinakamabagal naman daw na loading ay ang pinakapangit din daw ay yung sa C-SPAN, which is surprising, ano? At sa Hulu. Yun. Kahapon tinest natin yung mga live streaming points na yan sa internet. Lahat naman sila maayos. Parang depende lang siguro kung gano'ng kabilis yung internet provider. So, balik pa tayo sa mga issues about Obama. Obama, according to Gawker.com, panoorin natin o tingnan natin itong picture na pinili ng Gawker.com na sinasabi nilang the best photo from the inauguration. Ang title nito ay Stairway to History by Gabrielle Snyder. Yan yung picture. That is nice. Ang title, Stairway to History. That is a nice picture. As eto naman ang sinasabi, this is from Reyna Elena's side. Literally, sinasabi nila na si George W. Bush daw got the boot. So, maski sa kanyang bansa, tinapunan siya ng mga sapatos. At siya naman sa Perez Hilton na side, sinabi na si Joe Biden daw talaga ang pinaka-stylish na personality saan sa Capitol nung nangyari yung oath-taking kahapon. Actually, mas mukhang presidente si Joe Biden kasi kay Obama. Probably because of the perception. Yes. Pero ang kagandahan naman ni na Obama is parang mas ano sila, mas easier to reach. Parang they're just like one of us. Well, at least one of them. Yeah. Correct. Yeah, he's young. Hindi sila masyadong ano. This kid's young. Hindi sila masyadong ano, para anta sa siya dalawa. Ah, that's correct. Okay. So more of the going on sa Washington DC, no. Bago ang pangulo nila sa Amerika, bago na rin ang website ng White House. Puntahan niyo ang site dahil sabi nila, evident ang Obama style sa bagong beast na official website na ito. Bagong-bago. Ganda, no? Aliwalas. Parang hindi ka paniwala, no? Nangyari yung kahapon.
Of course, Martin, Amelin, maraming mga vlogs ang tumalakay sa ilalaman nga ng inaugural speech ni Barack Obama. Pero napansin ko lang sa aming pagsuserve kanina na karamihan sa mga Filipino vloggers ay laging interesado sa iisang code. Ito yung parte na tinalakay ni Obama ang corruption sa ibang mga bansa at mga leader na ayaw nga daw umalis sa pwesto. Iyan ang laman ng vlog entry ni Lea Salonga. Sikat natin si Lea Salonga. Paborito raw niyang quote ito sa buong speech. At iyan din ang tinalakay ni Howie Severino sa kanyang vlog, pero mas opinionated ito at sinabi niyang somewhere along the Pasig River, one could hear ouch. So medyo may pinatamaan daw talaga. Sa vlog naman ng ating kasama dati sa NBC na si Ralph Guzman, ipinaalala niya ang mga leksyong dapat na natutunan sa mga nasaksiyan natin pangyayari sa Amerika. At maski sa Facebook account natin, ano, sa TEL at saka sa aking Facebook account, marami nagkomento tungkol din sa quotable quote ni Obama about corruption at yung mga leader na ayaw umalis sa pwesto kahit gusto na sana ng mga tao na sa'yo bumaba sa pwesto. I mean, is it even democratic what he said? Kasi kung democratic process naman, hindi ba? Ba't mo pa aalisin? Kasi may, well, kung dito sa ating basahan, kung talaga natabaan sila, yun nga sinasabi lagi ng Malacanang. Merong, merong proseso para mapaalis ang isang leader. So sila, sinusunod lang daw nila ang kanilang. Eh, dapat sinabi ni Obama yun. Hindi sila naman ng, you know, epitome ng democracy. So nasabi na rin natin yung mga tagapagsalita ng Pangulo, no? Promote ko lang or sabihin natin, paalala natin sa ating mga viewers, sa maya-maya, magpapalabas po kami ng report tungkol sa kung paano nga ba at ano ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Secretary Ermita kanina na reaksyon niya doon sa mga sinabi ni US President Obama tungkol sa corruption at pati na rin doon sa kung dapat niya bang humingi ng payo si GMA sa karisma nga nitong bagong presidente ng US o other way around. Ano mo yun ang hindi makukuha? Yung karisma, hindi talagang ano yun eh. Diba? Parang inborn. That's right. Teka, talking about Ermita, talking about Malacanang, balita ko may balasan na mangyayari. Inannounce na yan kanina. Usap-usapan to for the past. Mula nung January 1, sinasabi ko sila kapag usually pag Enero, magkakaroon ng reshuffle sa cabinet. Pero kanina kinonfirm na nila. February 1 effective, Jesus Dereza will leave his present post and become the chief presidential legal adviser. Papalit sa kanya sa pagiging press secretary si Serge Remonde. At si Remonde naman sa PMS ang papalit sa kanya si Hermuelas Esperon. At si Esperon naman ay papalitan ni sa peace process bilang presidential adviser ni Sunny Razon na choice niya. Diba Remonde? Okay. Diba, anyway, so as we move on, we are now halfway into our count.